Wah. Sobat sapi guys, bintang sebagai teman untuk interview untuk gerak ciko. Nanggigil naman ako. May nakita ako sa pagkain na kinakain ng mga mahinang nilalang. Itong ubod ng saging. Kinakain pala nito sa bansang Thailand, India at Korea. Siyempre, hindi mapatalo ang bansang Pilipinas. Ako na naman yung malakas sa mukbang. So ngayon mga katabang, may pakita ko sa inyo kung paano tubalatan itong ubod ng saging. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Akala ko ako magkain nito ay yung mga hayop, yung mga baka at kalabaw. Kasi ito yung pinapakain namin dati. Yun pala, pwede kainin sa mga tao. Pero yung tao lamang na mga malakas na nilalang. So ngayon, tuturuan ko kayo. Ayan. Siyempre, tapon nyo to. Tapos, babalatan natin. Ganun lang kadali. So ayan, pag nakita nyo namumuti na, ibig sabihin, ito na yung ubod. Ayan mga katapang. Oo. Oh. Ayan. So ngayon mga katapang, may ginawa kong homemade sauce galing sa buko ng niyog. Wow. Ayan o. Ginataang niyog yan. Ginataang niyog. So ngayon mga katapang, siyempre, titikman muna natin ng walang sauce kung ano ba talagang lasa nito. Kasi first time ko pang kumain ito ngayon. Ayan o. Lapit ka dito. Lasang saging. What? Pero, parang hindi siya parang wala siya masyadong lasa. Kaya, tamang-tama, may sauce tayo. Para lang din yung kinakain natin last time. Wow. Ayan o. Sarap. Sarap ng sauce. Legit mga katapang. Masarap talaga pag ganito yung sauce na gagawin nyo. Kaway-kaway dyan sa mga nakakain ng ubod ng saging. Ngayon, first time ko na ito nakain kasi nakita ko sa YouTube na kinakain sa ibang bansa. Grabe. Napaka-basic lang pala. Ayan, hanggang sa puti lang pwede nyo kainin. Kasi pag dito, hindi na yan pwede kainin. Pag dilaw na. Kaya ito wala na. Supletan natin ng iba. Ayan. Masarap talaga. Ayan o. Sarap. Para na ako kumakain ng ano. Bunga ng saging pa rin. Grabe. Grabe, ang sarap. Ano ka naman ko?
Crispy. Grabe. Ubod ng saging. First time ko lang itong nakain talaga. Sa ibang bansa, sa ginawa na itong ano nila, panggasa gulay. Grabe, sarap. Ayan mga tapang. Wala nang kulay dilaw na. Ibig sabihin, hindi na siya pwede kainin. Tingnan yung pinagkaiba. So, dito tayo. So, di ba, matigas na kainin, makunat. So, dito tayo. Ayan na, hindi siya makunat. Yun yung ubod. Sarap. Ito na yung pagkain ko na kinakain ko na hindi ako na iban sa lasa. Sadyang masarap talaga. Ayan. Buksan pa natin itong isa.